natin ang infertility on men. Kasama pa rin po natin si Doc Ed at si Doc Emil. Mula pa rin po sa ating mga texters. Again, second question ni Bian. Ayan, yes, yan. Ayan, pwede po bang maging dahilan ng infertility ang goiter? Yes. Doc. True, tama. Pwede po. Yes. Ayan, mula po kay Raymond, bagong kasal po ako at matagal na akong tumigil sa paninigarilyo. Pero mababa pa rin po ang sperm count ko. Ano ang pwede kong gawin para dumami po ang sperm count ko, Doc Emil? Well, sa mga food supplements, yung tongkat ali makakatulong yon para dumami yung kanyang sperm count, tumaas ang sperm count sa pamamagitan ng pagtaas ng testosterone. How much, again, should you take, well, Doc? Usually, mga nasa 250 milligrams to 300 milligrams. At saka yan, tinitake yan twice a day. Pag tinake nila yan, pag ininom nila yan, huwag na nilang dagdagan kasi kahit tumating pa yung panahon na gusto na nila talaga na lumakas pa, kahit take mo pa yan ng 4 times a day, wala mangyayari. Stay as much as possible sa twice a day. Maaga at gabi, tuloy-tuloy yon. And vitamin D, E, C, selenium, and zinc. Ayan. At syempre, maganda rin na magpatingin ka. Ayan, magpa-test. Mula po kay Ed, mababa po ang motility at morphology, yes, ng asawa ko at manipis naman ang lining ko. May pag-asa po bang magkaanak kami, Doc Ed? Opo, yes, pwedeng-pwede. Kailangan lang ng supplements niyan at saka pa-examine kayo. Baka mamaya merong tinatawag na varicocele. At yan, matutugon na natin. Mula po kay Ian, ano po ang mga rekomendadong pagkain para maging okay or ma-improve po ang sperm count ko without consulting a physician? Mga food po talaga. Well, green leafy vegetable, mayaman yan sa B-complex. Pagdating sa zinc, dadagdagan na rin natin yan bukod dun sa beans na pakita kanina. Red kidney beans. O red kidney beans. Yung mga seafoods, like clams, no? Mayaman din yan sa zinc. Pagdating din sa vitamin E, of course, beans and nuts, marami din yan. At of course, yung vitamin C, fruits, and mostly yung mga tinatawag natin vitamin C tablets din ang pwedeng idagdag. Mula po kay Jane ng Pasig, paano po mai-increase ang sperm count ko? 60,000 lang po. 40 na po ako. Walang bisyo at gusto kong magkaanak. Nako, kailangan magpatingin ka sa isang urologist sapagkat 60,000 ay napakababa niyan. Yan ang tinatawag natin yung severe oligospermia. Talagang mababang mababa. Kailangan gumawa tayo ng hormone study sa'yo. At mula doon, tuloy-tuloy tayo, baka mamaya may bara sa'yo sa tubes or the sperms, talagang, yung talagang itlog mo, hindi na gumagana. And therefore, we have to do something about it. Kailangan magpatingin ka sa specialista dyan. Specialista, isa pong urologist. Mula po kay Jen, nagawa na po namin lahat, selectomy po kami nung husband ko. Pero mababa pa rin po ang sperm count until now. 10 years na po kaming married. Alam mo, sa mga ganyang bagay, kailangan siguro pag-isipan ninyo yung tinatawag natin in vitro fertilization. Mahal ng konti, pero ito na yung talagang high-tech na pagtulong na kukuha sila ng similya sa'yo, sa lalaki, at saka i-inject dun sa babae. Meron dito sa Pilipinas yan. Kaya lang kailangan magkonsulta sa specialist sapagkat yan ay isang high technology na pamamaraan kung paano magkaanak. Mula po kay Vic, ano po ang dapat gawin kapag may erectile dysfunction at saan dapat magpa-check ng sperm? Bakit pag erectile dysfunction si Dr. Emil? May tongkat ali siya eh. Ayan. Erectile dysfunction daw. Oo. Oh, pero una-una dun sa... Sa yan eh. Oo. Oh, tingnan muna natin kung nasaan nanggagaling yung kanyang erectile dysfunction. Meron ba siyang diabetes? Uminom ba siya ng mga gamot for blood pressure? At iba pa, no? Kaya kung wala naman yon, pwede makatulong talaga ang food supplements sa mga erectile dysfunction. Walang organic cause. No, halimbawa, gusto mong pataasin ng testosterone, mag-i-improve din ang erectile function niya. So pinakamaganda po, magpa-test po kayo. And tomorrow po yan ang ating pag-uusapan, na erectile dysfunction na dulot po ng komplikasyon ng diabetes. 7:30 a.m. po yan. Mula po kay Chris, can good nutrition, regular exercise, and proper lifestyle prolong one's fertility and virility? Well, natumbok mo. That is the way to go about it. Talagang healthy lifestyle, bawal ang sigarilyo, sobrang alak, and then avoid yung mga exposure to, yeah, alam mo, radiation, sobrang init, at saka proper exercise, yan po ang dapat na gawin natin. Magbabalik pa rin po ang salamat, Doc. Samantala, mapalakas at matune, and ang inyo pong
lumalaylay o nanlalambot na muscles, isa sa mga technique na ginagamit ng fitness instructor ang resistance training. Isa sa pinaka-basic at paggamit po ng TheraBand o resistance bands. Tunghayan po sa astig to.